Welcome to Miss Kali Vlog. Tara at samahan niyo akong pakinggan ang storying ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Aileen. Parehong magsasaka ang aking mga magulang. Pasikat pa lang ang araw ay nagsisimula na silang magtrabaho sa bukid. Pero hindi nagtagal, nagkaroon ng malubhang karamdaman si tatay na naging sanhi ng kanyang mabilisang pagpanaw. Dahil sa pagkawala ni tatay, ay kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Hindi na ako nakatungtong ng high school sapagkat kailangan kong tulungan si nanay sa pagtatrabaho. Namasukan ako sa karinderya ni Aling Nena bilang tagahugas ng mga plato at tagalinis ng mga mesa. Makalipas ang 3 taon, ay natuto na rin akong magluto ng iba't ibang mga ulam. Ngunit nangyari na naman ang isa pang trahedya sa aming pamilya. Natuklaw ng ahas si nanay habang siya ay nagtatrabaho sa bukid. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital ng kanyang mga kapwa magsasaka, ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Pagkatapos mailibing si nanay, ay kinausap ako ng aking tito at tita. Gusto raw nilang ampunin ang mga kapatid kong sina Alfred at Aliana. Sila na raw ang bahalang mag-alaga at magpaaral sa kanila. Hindi naman ako tumutol dahil mababait naman sina tito at tita. Tsaka halos magkakalapit lang din naman ang mga bahay namin. Kaya palagi ko pa rin makikita ang mga kapatid ko. Ipinanganak ako at lumaki sa probinsya ng Quezon. Mula noong ampunin nila tito at tita ang aking mga kapatid, ay mag-isa na lang akong naninirahan sa aming tahanan. Patuloy pa rin naman akong namamasukan sa karinderya ni na Aling Nena para kumita ng pera. Isang araw ay dinalaw si Aling Nena ng kaibigan niyang si Aling Lucy. Tubong Quezon din si Aling Lucy, pero kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay bigla akong tinawag ni Aling Nena. Aileen, ito nga pala yung kaibigan kong si Lucy. Naghahanap siya ng mga gustong mamasukan bilang kasambay sa Maynila. Wika ni Aling Nena. Iya, ilang taon ka na ba? Tanong sa akin ni Aling Lucy. 16 years old na po. Sagot ko naman. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, sanay po akong maglinis, maglaba at magluto. Marami nang alam lutuin niyang si Aileen. Ako kayang nagturo dyan. Sabat naman ni Aling Nena. Iha, baka gusto mong mamasukin bilang kasambay sa Maynila. 5,000 kada buwan ang sweldo. Libre ang pagkain at may sarili kang kwarto. Wika ni Aling Lucy. Opo, sige po, sagot ko naman. Sige mamaya, tatawagan ko yung magiging amo mo tapos babalitaan kita bukas. Kinabukasan nga ay bumalik si Aling Lucy sa karinderya. Nakausap na raw niya sa telepono ang mga magiging amo ko at pumayag na ang mga to na mamasukan ako sa kanila bilang kasambahay. Makalipas ang 3 araw ay isinama na ako ni Aling Lucy pabalik ng Maynila. At inihatid ako sa bahay ng mga magiging amo ko. Isang malaking bahay sa Alabang ang aming pinuntahan. Pinatunog ni Aling Lucy ang doorbell at lumabas ng bahay ang sangginang. Pinakilala ko ni Aling Lucy kay Ma'am Lori, ang aking magiging amo. Pinatuloy niya kami sa loob ng kanyang bahay at ipinakilala sa asawa niyang si Sir Robert. Aileen, talaga bang sanay ka sa mga gawaing bahay? Tanong sa akin ni Ma'am Lori. Opo ma'am, sanay na sanay po ako. O sige, sa ngayon ituturo ko muna sa iyo ang magiging kwarto mo. Siguradong pagod ka sa biyahe. Bukas na kita tuturuan ang mga dapat mong gawin dito sa bahay. Kinabukasan ay itinuro sa akin ni Ma'am Lori ang aking magiging daily routine sa kanilang tahanan. Madali ko namang natutunan ang aking trabaho, kaya tuwang-tuwa ang aking mga amo. Parehong mga negosyante, sina Ma'am Lori at Sir Robert. Tuwing umaga ay inihahanda ko ang kanilang almusal bago sila pumasok sa opisina. Mayroon silang 2 anak.
isang lalaki at isang babae na parehong nag-aaral sa kolehiyo. Pero tuwing weekends at bakasyon lang umuuwi ang mga to. Sa likod naman ng bahay ng aking mga amo ay mayroong isang mini house kung saan nakatira ang driver nilang si Manong Brian. 46 years old at halos 20 years nang naninilbihan kina Mama Sir. Mabait at palabiro si Manong Brian. Bukod sa pagiging driver, ay siya rin ang hardinero sa malawak na bakuran ng aming mga amo kung saan maraming mga nakatanim na halaman. Makalipas ang 2 taon, December 2014. Dinala ko ni Ma'am Lori at Sir Robert sa isang mamahaling restaurant upang mag-celebrate ng aking 18th birthday. Mababait talaga ang aking mga amo at maayos ang pakikitungo nila sa akin. Malaki na rin ang pinagbago ko mula nung magtrabaho ako dito sa Maynila. Kung dati ay mga lumang damit lang ang isinusuot ko, ngayon ay nakakabili na ako ng mga bago tuwing day off ko. Pumuputi na rin ang kutis ko dahil nakakagamit na rin ako ng mga whitening soap. Nakakapag-ipon na rin ako ng pera mula sa aking sweldo, kaya naman matapos ang birthday ko ay naisipan kong bumili ng sarili kong cellphone. Bago magpasko ay pinayagan ako ng mga amo ko na umuwi ng probinsya. Sobrang saya ko na makita ang aking mga kapatid. Natutuwa ako na nasa maayos silang kalagayan at nakakapag-aral ng high school. Binisita ko rin si Aling Nena sa kanyang karinderya. At masaya siyang makita ko. 4 na araw ako sa Quezon bago muling bumalik ng Maynila. Pagbalik ko sa Maynila ay nagkaroon ako ng bagong libangan. Kung dati ay panunood lang ng mga teleserye ang libangan ko, ngayon ay nakikikonnect na ako sa wifi ng mga amo ko para makapag-internet sa aking cellphone. Nagkaroon ako ng mga textmates na lalaki. Nakakatuwa dahil may mga nakakausap na akong ibang tao bukod sa mga kasama ko dito sa bahay. Pero ang mga textmate ko rin ang nagturo sa akin na mag-search ng mga hindi pang karaniwang video sa internet gamit ang aking cellphone na talagang nagbibigay init sa aking malamig na gabi. Dito ko na nadiskubre at dito ako namulat sa kakaibang mundo. Nahumaling ako sa panunood ng mga to hanggang sa natutunan ko na kung paano gumawa ng kapilihan sa sarili habang nakahiga sa kama at nakababa ang aking manipis na shorts. Natutunan ko na rin kung paano makipaglandian sa mga textmate kong lalaki. Halos gabi-gabi ay tinatawagan nila ako at kung ano-anong kabastusan ang pinag-uusapan namin hanggang sa parehas na namin iniisip at ini-imagine ang isa't isa habang magkausap sa phone. Isang gabi, naisipan kong sumali sa isang chatroom. Nag-register ako at ginamit ang codename na Miss Honeybee. Maraming mga lalaki ang gustong makipag-chat sa akin, pero hindi ko naman sila kayang reply ang lahat. Dito ko nakilala si Razor04. Mabait at palabiro si Razor04. Marami siyang kwento, kaya hindi ako nababago at pag siya ang kachat ko. Nalaman ko rin na pareho pala kaming nandito sa Alabang, pero hindi pa namin agad sinabi sa isa't isa ang aming mga address. Kahit ang mga tunay naming pangalan, ay hindi rin namin agad sinabi sa isa't isa. Para bang may pa-mysterious effect. Minsan, habang nagkachat kami, ay biglang napagbukaw ang usapan namin sa usapang kama. May experience ka na ba sa lalaki? Tanong niya. Wala pa eh. Medyo nahihiya ako na magsagot. Ganun ba? Sa bagay, 18 ka pa lang naman. Pero may alam ka naman na sa bagay na yun, di ba? Oo. Madalas ka akong manood sa internet eh. Pili akong sagot. Wow, mahilig ka palang manood. Pero sana makita ko yung katawan mo. Gusto mo ba? Pwede naman pero hindi ko ipapakita ang mukha ko ah. Talaga? Sige ba?
Agad kong kinalas ang mga suot ko at kinuhaan ng pictures ang aking kabuuan at sinend sa aming private chat room. Pinakita ko sa kanya ang aking nakakaakit na katawan habang bahagyang nakabukas ang aking mga binti paharap sa camera. Wow! Grabe ka, ma'am. Ang sexy mo pala. Lalo akong nasabik sa'yo. Litanya niya. Thank you, pero dapat mag-picture ka rin para patas. Sabi ko naman. Sige ba, yun lang pala eh. Agad na nag-send siya ng mga photos niya. Isang lalaki na may matipunong katawan at kayumangging balat ang nakita ko sa mga larawan. Tulad ko ay hindi rin niya pinakita ang kanyang mukha. Pero bigla akong nakaramdam ng matinding uhaw. At takot na bumalot sa aking pagkatao nang mapansin ko kung gaano siya nabiyayaan bilang lalaki. Napawaw na lang ako sa aking isipan. O, anong masasabi mo? Tanong niya. Grabe pala yan. I mean, ang macho mo. Nauutal ko ang sagot sa kanya. Doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit pa inamin niyang 47 years old na siya at biyudo na. Ang mga anak naman niya ay may sariling pamilya na rin sa malayo. Isang gabi, habang magka-chat kami ay bigla niyang sinabi na gusto raw niyang makita ang mukha ko. Handa na rin daw siyang ipakita ang mukha niya sa akin. Pumayag naman ako at halos sabay pa kaming nag-send ng pictures ng mga mukha namin. Ngunit laking gulat namin sa aming natuklasan. Eileen? Ikaw pala yan? Gulat na sambit niya. Wala akong kamalay-malay na ang lalaking kachat ko gabi-gabi at kasama ko sa mainit na usapan ay walang iba kundi ang driver at hardinero ng amo ko na si Manong Brian. Hindi ko na nagawang mag-reply pa sa mga chats ni Manong. Hiyang-hiya ako sa kanya. Ang bilis rin ang tibok ng puso ko. Halos hindi ako nakatulog nung gabing yun. Paano ko pa harapin si Manong matapos kong ipakita sa kanya ang lahat ng itinatago ko sa sarili? Kinabukasan ay aksidenteng nagkita kami sa kusina nung kumuha siya ng almusal. Pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko nga siya magawang tingnan dahil sa sobrang hiya. Nagte-text din siya sa akin buong araw pero hindi ako nagre-reply. Pagsapit ng gabi, ay muli na naman kaming nagkita ni Manong Brian sa kusina pero hindi ko pa rin siya pinansin. Hanggang siya na mismo ang lumapit sa akin. Eileen, mamaya tatawagan kita. Kausapin mo naman sana ako. Wika niya at umalis na matapos kumuha ng hapunan. Nung matapos na ako sa mga gawaing bahay, ay dumiretso na ako sa aking kwarto at naligo. Paglabas ko ng banyo, ay sakto namang tumatawag sa phone ko si Manong. Hello, Manong Brian. Hello, Eileen. Buti naman at sinagot mo ang tawag ko. Sorry pala sa mga nangyari, pero hindi ko naman inakala na ikaw pala si Miss Honeybee. Sorry din po. Eh, hindi ko rin naman kasi akalain na ikaw din ang kachat ko eh. Pero Eileen, sana naman ay huwag mo naman akong iwasan. Pasensya ka na, Manong. Sobrang nahihiya lang kasi ako sa'yo. Lalo't nakita mo yung lahat-lahat sa akin sa picture. Ah, yun ba? Eh, nakita mo rin naman yung akin, di ba? Eh, di patas lang tayo. Kaya huwag mo nang isipin yun. Okay, Manong. Sagot ko sa kanya. Pero sana naman, maibalik pa natin yung dati nating samahan, Eileen. Ang sabi niya. Anong ibig mo sabihin, Manong? Ang ibig kong sabihin, ituloy na lang natin yung mga nasimulan natin bilang mag-chatmate. Total naman eh, alam naman natin yung lihim ng isa't isa. Sigurado ka ba dyan, Manong Brian? Oh, Eileen, sana okay lang sa'yo. Hindi ko naman kasi basta na lang makakalimutan yung pinagsamahan natin bilang magka-chat. Yung mga panahong pinapainit natin yung malalamig na gabi natin. Kahit sa chat at call lang, diba? Manong Brian, ako rin naman, hindi ko basta nalang makakalimutan ang lahat ng yun. Eileen, pwede ba kitang puntahan dyan sa kwarto mo? Gusto kasi kitang makita ngayon eh. Ah eh,
Sige, Manong. Sa puntong yun ay hindi na nga ako nakatanggi pa sa gusto ni Brian. Siguro dahil gusto ko rin. Siguradong sa pintuan, sa likod ng bahay, dadaan si Manong Brian. Pero nakalak na yun, kaya pinuntahan ko muna upang buksan. Pagkatapos ay bumalik na akong muli sa aking kwarto at naghintay. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa aking kwarto. Agad akong lumapit sa pinto upang buksan yon at nakita ko si Brian na nakatayo sa labas ng silid ko. Nakashort lang siya at walang pangtaas. Nakalimutan ko na rin magbihis at nawala sa isip kong nakatapis lang ako ng tuwalya. Nakatitig lang sa mukha ko si Manong Brian at ganun din ako sa kanya. Nang bigla niya akong lapitan at matamis na hinalikan sa labi. Nagulat ako sa ginawa niya pero hindi ko siya magawang itulak. Para bang gusto ko rin to. Gusto ko rin tumugon sa kanya. Nang kumalas kami sa isa't isa, ay nagtungo kami sa loob ng aking kwarto at isinara ang pinto. Agad inalis ni Manong Brian ang tuwalyang nakatabi sa akin at kasunod na ibinaba niya rin ang aking short. Bahagya siyang natulala sa akin at tila hindi makapaniwala. Nang mahimasmasan ay inihiga niya ako sa kama at pinagmasdan namin ang isa't isa. Tinignan niyang mabuti mula mukha ko pababa bago siya dumagan sa akin ng tuluyan. Napayakap ako sa kanyang bewang. Manong Brian, mahal yata kita. Malambing kong bulong sa kanya. Mahal din kita, Eileen. At akin ka na ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ko ng oras na yun. Hanggang sa lumapat ang kanyang labi sa aking leeg, paakyat sa aking mga labi. At dahan-dahan siyang bumaba at ibinukas ang aking mga binti. Bumungad sa harap ni Manong Brian ang pinakaiingatan ko na tanging siya pa lang ang makakauna. Huwag kang masyadong maingay, baby, ha? Makamarinig ka ni na mama at sir. Wika ni Manong Brian. Napatungo na lang ako dahil sa kaba at excitement. Sa puntong yun ay tuloy ang naglaro ng apoy si Manong. Napapikit na lang ako at hinayaan ko siyang gawin ang nais niya. Maya-maya ay unti-unti akong napakapit ng mahigpit sa braso niya nang tuluyan niyang makuha ang gusto niya sa akin. At sa puntong yun, ay tila napadpad ako sa kawalan. Tiniis ko ang lahat dahil siya ang first time ko. Hanggang sa tuluyan ko na rin matamasa ang tunay na alapaap. Para kong hihimatayin sa nakakabaliw na tinatamasa. Matapos niya akong pagsawaan ng halos isang oras, ay tuluyan kaming nakarating sa ruro. Yumakap siya sa aking likuran habang hingal na hingal. Eileen, mula ngayon, girlfriend na kita, baby ko. Oo naman, Manong. I mean, baby ko, malambing ko rin sagot sa kanya. Maya-maya lang ay hindi namin namalayan na nakatulog na kami ng mahimbing at magkayakap. Mag-alas 5 na ng umaga nung ginising ako ni Brian at sinabi niyang babalik na siya sa kanyang kwarto at makamakita pa siya ng mga amo namin. Nang mga sumunod na gabi, ay madalas na niya akong puntahan sa aking silid. Iniiwasan rin niyang mabuntis ako dahil baka masira ang trabaho naming dalawa. Makalipas ang mahabang panahon, nalaman kong nagsinungaling pala si Brian sa akin. Dahil ang kwento niya sa akin ay byuto na siya. Yun pala, buhay pa ang misis niya sa kanilang probinsya. Nasaktan ako dahil minahal ko siya kahit pa sobrang tanda niya para sa akin. Simula noon ay nakipaghiwalay ako sa kanya para makaiwas sa gulo. Well, kahit ganoon ang nangyari, ay nagpasalamat pa rin ako kay Manong sa hindi malilimutang karanasang ibinigay niya sa akin na hanggang ngayon ay parang hinahanap-hanap ko pa rin. Hanggang dito na lang po ang ating story. Huwag pong kakalimutan na suportahan ang ating channel. I-subscribe at i-like ang ating YouTube channel.